At isa sa mga biyaya na ating ipinapakasalamat ay ang pondo ng Pinoy. 19 na taon na po ang pondo ng Pinoy dito sa Diocese ng San Pablo. Nagpapasalamat tayo sa Diyos para sa evangelization movement na ito na sinimula ng kanyang kabunyan, Cardinal Gaudencio Rosales, noong 2004, at ngayon ay hindi na lamang isang programa sa Archdiocese ng Maynila, kundi pati na rin sa iba't ibang dioceses sa buong bansa tulad dito sa San Pablo. Ang pondo ng Pinoy ay isang paraan upang tayo'y maging bahagi ng misyon ng simbahan na ipalaganap ang mabuting balita. Ito ay isang way of evangelization. Ito'y hindi lamang tungkol sa pag-aambag ng ating 25 sentimo, kundi tungkol din ito sa paglalagay ng halaga sa mga simpleng bagay na maaaring magbigay liwanag at pag-asa sa mga taong nangangailangan. Ang bawat kontribusyon natin ay may malalim na kahulugan at nagbibigay daan para sa iba't ibang proyektong makakatulong sa edukasyon, pangangailangan sa kalusugan, at iba pang mga bagay na nagbibigay saysay sa ating pagiging Kristiyano. Ang pagsusulong at pagsuporta sa pondo ng Pinoy ay isang paraan upang tayo ay makasunod sa halimbawa at atas ng ating Panginoong Hesukristo. Mababasa natin sa mga ebanghelyo kung paano ang Panginoong Hesus ay nagpakita ng mabuting halimbawa sa pamamagitan ng kanyang buhay, mga aral, at mga gawain. Narito ang ilang paraan kung paano siya nagbigay ng inspirasyon. Una, sa pagbibigay ng oras. Si Jesus ay palaging naglaan ng oras para sa mga tao. Kahit na siya ay may maraming responsibilidad at gawain, lagi siya naglaan ng oras para makipag-usap, magbigay ng payo, at makipag-ugnayan sa kanyang mga alagad at sa iba't ibang tao. Ikalawa, sa pamamagitan ng malasakit. Ang malasakit ni Jesus ay lubos. Nakita ito sa kanyang pagpapagaling sa mga may sakit, pagbibigay ng makaulugang payo, at pagtatanggol sa mga tao maliliit o inapi. At ang ikatlo at pinakamalaking ehemplo ay ang pag-aalay ng Panginoon ng kanyang sariling buhay sa krus para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa pamamagitan nito, ipinakita niya ang kahalagahan ng pagbibigay, kahit na ito ay may kasamang sakripisyo. Mga kapatid, ang pondo ng Pinoy ay hindi lamang tungkol sa pagtugon sa pangangailangan ng iba.
hinuhubog din dito ang ating mga puso at kalooban upang ganap tayong makasunod kay Jesus. Kaya naman, sa pagdiriwang ng 19 na taon ng Pondo ng Pinoy dito sa Diocese ng San Pablo, marapat lamang na tanungin natin ang ating mga sarili. Paano tayong nakakatulong sa ating kapwa sa pang-araw-araw na pamumuhay? Paano natin ipapakita ang pag-ibig at pagmamahal sa ating kapwa, sa ating mga gawain, sa ating mga salita, at sa ating mga desisyon? Kaya naman, lagi nating isipin na sa pagbibigay natin sa Pondo ng Pinoy, tayo'y nagiging bahagi ng isang mas malawak na misyon. Ang misyon na maging instrumento ng pagbabago sa ating lipunan, ng pag-angat sa antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan, at higit sa lahat, ng pagpapakita ng pag-ibig at pagmamahal ni Jesus sa bawat isa sa atin. Sabi nga ni Cardinal Rosales, anumang magaling, kahit maliit, basta't malimit, ay patulong lagi. Naway maging inspirasyon sa atin ang diwa ng Pondo ng Pinoy upang maging mas mapagmalasakit, mas nagmamahal, at mas nagiging handa na magbigay